And then si Slater, sinabi din naman niya na 1 to 2 hours of gaming is not enough daw. This is true based from experience. I agree. Especially daw ako nagkano, nag-enjoy kayo. 1 to 2 hours kulang talaga 'yan. Pinakinggan ko kasi yung podcast, just wanna share. Si Slater yung gamer siya before. Parang sabi niya hindi daw eh. Hindi, sabi nung asawa niya luckily na. Siya, yun nga, doon nga ako na ano eh, kung saan napunta yung part na yun eh. So umpisa ba niya na sabi. Tapos parang nag-explain si Slater na nung kabataan niya, alam niya nga nagpapansit ganton din siya. Tsaka nagtatambay siya sa computer shop. Sabi niya nga na-realize ko nga kadiri pala yung ginagawa ko noon na ano nag-ano ka ng pansit canton, ang dumi ng kamay ko. Tapos nilano ko sa keyboard, sabi niya. Parang I disagree. Di parang kasi, dagdag flavor yun. Sabi niya, hindi siya na. Extra salt. Kaya din ni Slater yung ano, oh nga pala, ningin ko lang na rin sa nakakadiri pala kasi nung ano, enjoy ako, tas yun nga, yung kumbaga yung dumi sa kamay lang, and daming gumagamit ng keyboard na yun. Sabi niya, so talagang hardcore gamer siya. Sinasabi niya nga, parang yung ilang hours na paglalaro, no? Chips ka ba? Naglalaro ka? It's not enough. Parang inaano, in actually, in-explain niya dun sa wife niya yung past experiences niya. Siguro dahil nga, nag-iba na yung focus niya. Luckily nga, si, ano, si Chris Oy, ano, hindi niya na, sabi niya nga ni, ano, hindi mo na kasi na-experience nung time na sila. Parang ganun. Yun yung ano. Pero nung pandemic, ito pa nga yung sinasabi niya, nung pandemic, may share si, ano eh, si Slater Young na, actually nung pandemic, bumalik siya ng gaming. Tapos, parang, yun yung naging outlet niya dahil hindi nga niya nakakasama yung mga friends niya. Siyempre, wala kang ginagawa. Bumalik siya sa gaming. Pero naano niya, doon nasabi yung kung bakit, parang, eventually, sabi pa nga niya, ano, kasi buntis daw yata or kapakapapanganak nung wife niya. Mm. Parang nag-guilty siya. Sinasabi ni Slater, medyo nag-guilty nga ako na parang, instead na nag-gaming ako, parang, naano ko, but hindi ko nalang anuhin yung wife ko. Kaya siya nag-stop uli dun sa paglalaro. Tapos, pero see, kung yun yung clips na ginamit nila, mas maintindihan. Okay sana yung response eh. O, kaso hindi yun eh. Ginamit nilang clips yung mga against dun sa gaming sentiments eh. Kaya na ano siya, na out of context. Oo, na out of context. Ang weird, no? Yun pa talaga yung clips na pinost nila. Ang totoo, may kasalanan yung editor yung nag-post. Pwede yung hinahaw yung mga editor? Editor din ako. Ay, nako. Pero yun, ano dun? Anong tawag dito? In-explain niya nga. Ang ganda kaya nung pinanakinggan ko nga yung conversation, maganda naman yung pag-usap nila kasi in-explain ni Slater Young yung buhay ng gamer na para maintindihan nung wife niya. Parang in-explain niya kung bakit ganito, sabi niya. Pero yun nga, pinag-usapan din nila dun yung about sa hindi nga maganda yung excessive na, kasi so, yun nga sa, ano nila, yung sa sumulat, 22 hours, parang ganun. Exage naman nga kasi talaga. Shoutout nga pala kay Widen Sun, shoutout kay Vincer Ken, shoutout kay Lampasupa, kay Near 024, shoutout kay Reconnecting PH, sino pa ba? Kay Jay Tatters. Mikaires, nandito ba siya kanina? Kay Kuma Marcus March. Strangeles. Mark Strangeles. Yeah, shoutout po nyo. Salamat sa pagsubaybay. Parang eye to eye yung ano mo ah. Yeah, yun lang delivery po. Delivery mo ngayon. Oh, yun lang po. Seryoso. Kasi, pag ano talaga tayo eh.